At umaabot po ako talaga ng 4 hours. Wow! What? Continue sleep. Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and mommy of 2 na po. Yes, hindi na first time mom, kundi mom of 2 na. And for today's video, ang pag-uusapan natin ang sleep tips. Although meron akong sleep tips nung una at maniwala kayo sa hindi, ito yung pinakamarami kong views sa YouTube. And nag-blow up talaga siya, siguro dahil maraming nanay ang naghahanap kung paano ba hindi mapuya sa isang newborn. Lalo na kung first time mommy po kayo at hindi po kayo sanay sa puyatan dahil lagi po kayo nagpapadede every 1-2 hours. And sa experience ko, dun sa thumbnail ko dun sa unang video, ang sabi ko, never akong pinuyat ni baby. Wala pong biro yon, talagang hindi niya po ako pinuyat from newborn hanggang 3 years old po siya. And meron po ako na-discover ngayon ulit dahil nga mommy of 2 na po ako dito sa bago kong baby, no, ngayon eh 1 month na siya, hindi pa po niya ako pinuyat talaga. Hindi ko alam kung sanay lang ako sa puyatan, pero hindi po ako nagigising every now and then para magpadede dahil nga tuloy-tuloy po ang tulog niya, masarap po ang tulog niya at umaabot po ako talaga ng 4 hours to continue sleep. So, bago po natin simulan ang mga karagdagang tips ko po sa inyo, at kung bago ka po lang sa aking channel, gusto mo ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, please do subscribe to our channel. So, I have sleep tips video before and nagbigay po ako ng mga tips kung paano nga magpatulog ng baby ng mabilis at mahaba, no? Yung hindi kanya gigisingin every now and then para makadede. So, number one tip, no? Ito, mag-update lang po ako ng tip dahil yun nga, may na-discover po ako kung paano po gawin yun. So, number one is kailangan paliguan or hilamusan si baby bago matulog. So, around mga 6 p.m. or 5 p.m. hinihilamusan nyo na po sila para presko, no? Kahit naman tayo kapag bagong ligo, masarap po ang tulog natin. So kahit sa newborn, effective po ito. Sa mga hindi naniniwala sa ligo-ligo bago matulog or sa gabi, pwede namang face towel. Basta kailangan presko siya. At kahit naka-aircon po kayo, mas ma-effective po talaga na mahilamusan muna si baby bago siya matulog. Number 2 tips, of course, dapat busog siya. So, kung ang baby mo ay nakakaubos ng 2 ounce talaga or 3 ounce newborn, mas maganda na maibigan nyo na ito bago siya matulog para tuloy-tuloy siya, at least ma-achieve niya ang 2 to 3 hours sleep at hindi niya po talaga kayo magigising. Number 3 sleep tips is kailangan nakapatay ang ilaw. No, may nightlight na lang kayo. So, syempre, kung nakabukas po yung ilaw, masisilaw yung mga yan dahil nakakaaninag na ng bright light ang iyong baby. So, mas tatagal po ang kanyang tulog kapag nakapatay na ang ilaw niya. Okay? Next tip is, hayaan niyo po siyang matulog mag-isa. Ito na naman, dahil nga naging effective para dun sa panganay ko na hindi ako naghela sa kanya at natulog siyang mag-isa. Yun, hinahayaan ko siyang, itong pangalawa ko, hinahayaan ko siyang matulog. Although, minsan nakakalong siya sa akin, no? Kasi, dumedede siya. After niyang dumede, nilalapag ko na siya sa kanyang place or sa kanyang crib. And then, natutulog siya mag-isa hanggang sa kasanayan na niya. Next tip is swaddle. No, napaka-importante ng swaddle sa baby. Pero ngayon, hindi na ako nag-swaddle eh. Pero noong mga first 2-3 weeks old ang baby ko, sinaswaddle ko siya. Kasi, di ba, nung nasa loob siya ng sinapupunan natin, talagang naka-ibig lang silang ganyan. And, naiisip nila na nandun pa rin sila sa sinapupunan. Kaya, nakaswaddle sila. So, napaka-importante mo lang swaddle, no? Invest po kayo ng ganito para maganda po yung tulog ni baby. Okay? Ang next na na-discover ko po, tips po para makatulog siya ng mahaba at hindi ko to nagawa sa aking panganay is to put
lullaby music. Alam ko na nagagawa na ng ibang mga mommies to. Meron silang lullaby music sa kanilang kwarto, no? O kaya, kahit sa cellphone na ako, sa cellphone lang eh. Pero nilalayo ko yung phone kasi radiation eh. So, nung na-discovery ko ito, aba, umabot ng 4 hours. Nung isang gabi, 5 hours pa nga yung tulog niya. As in, ha, hindi pa siya dumidede, 5 hours na. And then, nakita ko naman siya, okay naman siya, okay? Ang newborn naman kasi, tumatagal naman talaga kasi yan, kahit 6 hours wala silang intake, no? Basta nakaka-dede naman siya within the day, no? Pero, ang recommended na intake ng or interval ng pag-dede kay baby is 2 to 3 hours. So, sa gabi, okay lang, no? 4 to 5 hours, tuloy-tuloy yung tulog niya, no? And syempre sa ating mga mommies, lalo na mga first time mom, nagigising-gising tayo kahit sila di pa nagigising para dumede, no? Nagigising-gising tayo para check yung breathing niya, kung okay naman siya, no? Kasi ang iniiwasan po natin ay yung SIDS or yung sudden infant death syndrome. Diyos ko, ayoko yung topic na yun. Pero anyway, no? Yun nga, kung gusto nyo ma-achieve ang ganun katagal na tulog sa gabi at hindi kayo mapuyat, no, at least 4 hours man lang, tuloy-tuloy po yung tulog ninyo, yun po yung mga tips na pwede kong ibigay po sa inyo, no? Is baka kailangan busog siya, lights off, no, may konting night light para at least kapag sinisilip nyo si baby, nakikita nyo siya, no? Number 3, swaddle. Ma-presko siya sa gabi, so kailangan maganda nakaligo siya or hilamusan siya bago matulog, and yung lalabay. And then gawin niyo pong routine ito at ma-achieve niyo talaga ang walang puyatan. Okay? So sana po nakatulong. At sa mga mommies na meron pa kayong ibang tips para hindi mapuyat ang ibang mga mommies natin, no, para din sa mental health, please comment down below kung meron pa po kayong gustong i-share. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Thank you.